O kasi may bali-balita mga bossing na ang ICC daw ay nandito na sa Pilipinas. Pero sinasabi naman ng iba na malabong nandito sa Pilipinas kasi sabi nga nila Menardo Guevara, kung nandito na yan sa Pilipinas, malalaman natin, posible namang hindi. So as far as we know, sabi ng Malacanang, wala pa sila. Pero nag-expose nga si Harry Roque nung nakaraan na nandito na daw, di umano. Sabi naman ni Sal Panelo kahapon na malamang sa malamang wala pa. O kasi nga, syempre, ano yan, unconstitutional yan. Yung ginagawa nila yan dito nang hindi natin alam, ilabag sa batas yan. O, so may maraming mga speculations mga bossing. O, so may mga nagsasabi nandito na, may mga nagsasabi. Oo. Kaya eto, si Bato de la Rosa kasi nung nakaraan, in-invite sila sa Malacanang. At according to him, napakaganda daw ng ipinangako sa kanya ni BBM nung siya ay na-invite doon. Oo, kaya ayan. Oy, Esme, magandang gabi sa'yo ha. Esme, how are you? Oh, Lilia Albano, magandang gabi sa'yo. Ayan, sige. So i-play natin to, tapos tingnan nyo to si Bato de la Rosa. Kasi in-expose niya dyan na ipinangako daw sa kanya ni Presidente BBM na hindi daw sila nila papayagan or hindi makikipag-cooperate ang gobyerno natin sa ICC. Panoorin natin itong balitan to. Kay Senador Bato de la Rosa na walang tauhan ng ICC o International Criminal Court na makakapasok sa bansa para imbestigahan ang Duterte drug war. Sa gitna yan ang mga alingasngas na narito na sila. Nakatutok sina Salima Refran at Mav Gonzalez. Solid as a rock yung kaya sinabi sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos daw ang naniguro niyan kay Senador Bato de la Rosa, kaya hindi raw siya nangangamba sa alingasngas na nasa Pilipinas na ang mga tauhan ng international... Okay, so putulin natin doon. So nangako si BBM kay Bato na hindi daw makakapasok. Kaya ang title ko is si Senator Bato, nabudol kaya? Senator Bato kasi? Diyos ko. Tinan mo kung gaano kaloko-loko yung mga, gaano katatalino tong mga ano natin. Tinan nyo kung gaano kaloko-loko at katatalino itong ating mga solid na subscriber. Sabi ni Dylan Cohen, nabalitaan ni Boying na nakapasok na raw ang ICC kaya nagmadali siyang dalhin sa sa ICU. Hayop ka, Dylan Cohen. Visit ka talaga. Walang hiya ka. May sakit na nga yung tao. Ginaganyan mo pa. Ikaw din. Baka yung karma nun mapunta sa'yo. Mantaki mo. Nabalitaan doon ni Moses. Ang ina talaga. Kahit kailan mga loko-loko talaga itong mga followers natin. Di ko naisip yan. Alam mo, tuwan-tuwa ako pag, pag meron akong nabasa na natatawa ako na hindi ko naisip. Hayop na yan. Oo, nabalitaan. Ayan, nabalitaan na nakapasok ang ICC. Kaya nagmadali siyang dalin sa ICU. Hindi ako may sabi niyang Boying Remulla ha. Si Dylan Cohen po. Oo, iskonyan yan. Ito naman kasi si Bato. Oo, so ewan ko rito kay Bato kung ano ba nangyayari dito sa idol natin na ito. O play natin. Criminal Court o ICC para imbestigahan ang Duterte drug war. Sinabi raw ito ng Pangulo nang makipaghapunan ang mga sendor sa kanya sa Malacanang noong November 28. Kaya nga masasabi ko, if indeed totoo yan na nakapasok na sila, and if indeed yung pagpasok nila ay sanctioned by this government, authorized by this government, kaya nga masasabi ko na
labanbawi itong gobyerno na ito. Teka, ngayon mo lang nalaman? Ngayon mo lang nalaman, bato? Nalabanbawi? Mabigyan kita isang sample. Manila International Airport. Sabi nung Bautista, ipaprivatize. Sabi nung BBM noon, hindi. O ngayon, tinan mo, ipaprivatize. Matagal na yun. Ito naman si Senator Bato kasi. Di ko alam kung nagbubulag-bulagan din ito minsan. O, labang bawi daw. Hinihingan pa namin ang reaksyon ang Malacanang sa mga sinabi ni De La Rosa. Bagamat Nobyembre rin sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan kung babalik ang Pilipinas sa ICC, ganito ang pahayag nito sa drug war investigation ng ICC. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabaho niyan. And that's really where the conflict is. Pag-amin ni De La Rosa, wala siyang personal na impormasyong magkukumpirma sa pinapalutang ng isang Duterte administration official na nasa Pilipinas na ang ilang tauhan ng ICC para mag-imbestiga. Bilang PNP chief na nagpatupad ng war on drugs, wala raw siyang balak magtago kung payagan ng gobyerno ang ICC probe. Ayaw din niyang paniwalaan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel dahil kung totoo, dapat ramdam ito ng ehekutibo tulad ng Justice Department o Commission on Human Rights. Impossible na hindi sila maramdaman if they are doing an honest to goodness investigation. Alam mo, maganda yung sinabi dito ni Coco Pimentel. Ang pinoposisyon ng media kay Coco Pimentel, ang sinabi daw ni Coco Pimentel is okay lang na nandito yung ano na yan, yung ICC. Okay lang. Ang sinabi kasi ni Coco Pimentel dito, minsan natutuwa ko rito kay Coco Pimentel eh, matalino talaga eh. Sabi ni Coco Pimentel, kung sila'y nandito na sa Pilipinas at pinayagan sila ng gobyerno, there's nothing wrong with that. Tama eh. There's nothing wrong with that kung pumayag ang gobyerno na pumasok sila dito at mag-imbestiga. Walang problema dun. Ang sinasabi nito ni Coco Pimentel is, ang problema dun is, if they are doing an investigation nang hindi natin alam kasi, putya, illegal talaga yun. Oo, kasi yung kanilang mga visa, pagpasok dito, ano ba yung visa nila? Tourist ba? Kasi kung tourist visa meron sila, dapat naman masyal sila, hindi sila nagtatrabaho. Diba? Oh, so hindi maganda yung ano eh, hindi maganda yung balita ng ng media dito sa statement ni Coco Pimentel, pero pinakinggan ko, tama eh. Wala siyang nakikitang mali basta sanctioned ng gobyerno. Mali siya kung nandito sila nang hindi alam ng gobyerno tapos nag-investigate sila, yun ang mali. Pero ang sabi niya, imposible naman kung nandito na sila. Sabi niya, I don't think na nandito na yung mga yan. Because if they are here already, alam dapat yan ng DOJ. Kasi ang Bureau of Immigration, DOJ ang may hawak. So dapat alam ng DOJ yan. Kasi syempre magpapakita ng mga passport yan, mga diplomatic passport yan, mga yan eh. Oh, so unless nandito na nga sila, tapos nililihim ng gobyerno na binigyan nila ng clearance yung mga yan, putya, yun ang pinakapangit sa lahat na mangyari. Oh, yun ang pinakadelikado sa lahat. Oh, maganda yung sinabi ni Coco Pimentel din. So kung wala rin, kung walang ganyan, that looks like wala pa sila rito. Although ako personally, I find nothing objectionable kung nandito na sila. Ano't ano man, pinaharang na ang pagpasok. Hindi ba? Nothing objectionable if they are here already. Kasi nga, if they are here already, the government knows it. Alam ng gobyerno yan, sigurado imposibleng hindi. Kaya kung nandito na sila at alam ng gobyerno, walang ginagawa gobyerno, eh walang problema dyan. I mean, nilegalize ng gobyerno natin yung pag-investigate nila dito. Pero kung firm sila sa kanilang stand na hindi talaga, hindi pwede, bawal, oh, talagang maniniwala tayo. Kasi tingnan mo ah,
Kasi tingnan mo, si Vladimir Putin, sinabi niya, pumunta kayo rito, pababa pala aeroplano nyo, masasabugin ko na ng missile yan. O may nagpunta bang ano doon? May nagpunta bang ICC? Wala. Naglabas na lang sila ng ano, ng guilty verdict. Na-aresto ba nila si ano, Vladimir Putin? Hindi. Alam mo kung bakit? Kasi sabi ni Vladimir Putin, pucha, pagpunta nyo rito, yari kayo sa akin. Oo. So, maganda, maganda yung ano na yan. But anyways, Bato de la Rosa, ikaw na naman na may problema dito, ha? Masyado ka na naman nagpapaniwala. O, huwag ka masyado nagpapaniwala sa mga, alam mo na, sa mga tuso. Sa Pilipinas, sa mga tauhan ng ICC, ng isang abogado at concerned citizen na naghain ng petition for preliminary injunction sa Kalbayog RTC sa Samar. Sabi nito, hypocrisy at international meddling lang daw ang investigasyon, lalo't matagal nang tumiwalag sa Rome Statute ang Pilipinas. Wala na raw legal duty o legal na obligasyon ang bansa sa ICC. Dati nang sinabi ng Justice Secretary na kailangan muna ng pakikipag-ugnayan sa kanila ng ICC. Ah, teka. Hindi kaya hindi naintindihan ni Maharlika yung balitang nakarating sa kanya? Baka akala ni Maharlika kaya in-expose niya si Boying na 50-50. Kasi baka typo. Si Boying idinala sa ICC. ICC dapat yun. Pero baka nagkamali ng type, ICU yung na-type. Kaya binalita nila. Hindi, joke lang yun. Natuwa talaga ako dun sa joke nito ni Dylan Cohen. Loko-loko talaga eh. Bago mag-imbestiga sa bansa. They have not made contact with the DOJ. It is their responsibility and duty to make contact with the DOJ in a court. Ayan pa, ano pala si Boying? Akala ko pa 50-50. Andiyan na pala si Boying, kamukha pa rin ni King Kong. Ano ba to? Dati pa ba to? O ngayon lang? Oy, dati pa ba to? O ngayon, old post to? Ay, old post pala. Akala ko bago eh, kasi accordance with international, the principles of international. Ako lang nakita si Boying nakamaskara. Like, hindi ko nakikita nakamaskara yan eh. Ah, old post yan. Okay. Sorry, hindi ko alam eh. Ngayon ko lang nakita nakamaskara kasi di ba may sakit siya, so maskara siya. Oh, eh, ngayon ko lang nakita nakamaskara kasi si Boying pa nagpapa-interview yan, talagang ano yan eh, naka, yung ano lang, walang ano, walang maskara. National law. Pero kung sakali man raw na nakapasok ng Pilipinas ang mga miyembro ng ICC. That's just like research. Research is just research. But for it to be used. Hindi, bago to. Uy! Bago to kasi pinag-uusapan nila kung nakapasok na sa Pilipinas eh. Buhay pa, mga bossing. Buhay pa. Bago to, hindi to luma. Ayun ang pinag-uusapan nila kung nakapasok dito. Tinan mo. Oh, ulitin natin ah. Oh. Bago to. CC, bago mag-imbestiga sa bansa. They have not made contact with the DOJ. Oh, they have not made contact with the DOJ. Buhay si Boying. Last week lang to. O kaya nga, last week, hindi ba matagal na yung sinasabi yung patay na siya? Kalalabas lang ng ospital. So ibig sabihin nga, buhay. Fake news talaga si ano. Fake news talaga to si Bagong Lipunan. O hindi si Marlica, hindi fake news yun. Magaling yun. Si Bagong Lipunan, fake news. O tragis gusto niya, di ba, magpakita daw ng diary o proof of life. Ayan na, oh. Ayan, baka hindi si Boying to, ah. Tingnan nga natin kung si Boying talaga to. Baka mamaya, inahita na gorilla lang yan, ah. Bago to. Kasi hindi ko siya nakikita na naka-face mask ever. Binabantayan ko yung mamang yan, eh. Ngayon ko lang nakita, hindi siya naka-face mask. Sige, tuloy natin.
It is their responsibility and duty to make contact with the DOJ in accordance with the principles of international law. Pero kung sakali man raw na nakapasok ng Pilipinas ang mga miyembro ng ICC... That's just like research. Research is just research. But for it to be used in a legal process, then we cannot do that. If there is something happening, it's not the formal thing. Ayon naman kay Solicitor General Minardo Guevara, maaari naman daw mag-imbestiga ang ICC na hindi pumupunta sa Pilipinas, lalo't may tulong at suporta sila mula sa mga lokal na grupo. Bureau of Immigration raw ang may impormasyon kung nasa bansa na nga ang ICC. Pero naninindigan ang bansa na walang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC investigator. And so magandang balita yan. Thank you very much, government. Maraming salamat, Boeing. Pucha, nagpasalamat ako kay Boeing. Bayaran na naman ako ni Boeing nito. Maraming salamat, Minardo Guevara. Oy, DDS yan. Maraming salamat, BBM. Nako, patay. Bayaran na naman tayo nito ni Lisa Araneta. Kung 50-50 yan si Boeing, ito, nandito na naman tayo kay Boeing. Kung 50-50 na yan si Boeing, 100 days na siya. Oo nga, 50-50. Walang hiya talaga kayo. O, kaya may face mask, walang bumabasa ng lips. Walang hiya, o. Nag-iingat lang. Hindi mo mamatay yan. Masamanda mo yan. O, pero di ba ito yung sinabi natin? I remember sinabi ko. Sinabi ko to dati na sa batas ng mga tao, maaring kayo ay makaligtas sa mga pinaggagawa ninyong kabalbalan. Pero sa batas ng Diyos, sigurado ako wala kayong takas dyan. Walay! O, diba? So, buhay. Hindi naman pala 50-50. O, buhay naman pala. O, kita mo, kinontent pa ba yan ni Bobong Lipunan? Hindi na. O, hindi ba? O, ito, pakinggan natin.